Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back sa ating channel, mga Katresure Hunter. Magbabalik na naman po tayo at tayo po ay mayroong ipapakita sa inyong isang uri ng kayamanan o treasure na ibabahagi ko sa inyo ngayon kung may presyo nga ba ang mga ganito. Ito po ay ating nahanap o na treasure. At kabilang ito sa tinatawag na antique na orasan. So, hindi lamang ginto na gold bars, coins, o kung ano-ano pang mga pwede nating mapakinabangan, maging ang mga luma po na mga orasan ay kabilang sa treasure, mga ka-TH. So, pag-uusapan po natin ito kung may halaga nga ba ito at kung anong klase po ang orasan na ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking channel. At nasa halos 30,000 subscriber na po tayo, mga ka-TH. At nagpapasalamat ulit tayo sa lahat po ng mga nag-subscribe sa ating channel. At yung mga bago pa lang sa aking channel nga nanood ngayon ay pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po sa aking channel para umusad tayo at mabilis tayong makapagparami ng ating mga subscribers. So ito nga po ay ating pag-uusapan, itong aking nakuha ngayon. Ito po ay isang uri ng European antique na orasan. So nakalagay po ang Europa. Kung mababasa ninyo, Europa po ang nasa loob. At sa baba niyan ay may nakalagay Germany. So galing po ito ng Germany. Panahon pa siguro ito ni Hitler. O maaaring lagpas pa sa panahon ni Hitler. So ito po ay kabilang sa antique. At kung mapapansin natin, ito po ay mayroong mga ikutan. Mayroon siyang ikutan dito sa taas na kung saan ito po ay alarm. At yung sa gitna ay ang ikutan po ng settings sa pag-adjust po dito sa orasan. So yung gitna always yan. At ito po ay ang tinatawag na manual windings. O iniikot po ito para umandar ng sarili na walang baterya. So ito po ay walang baterya, mechanical windings po ito na manual. So hindi po ito automatic at ito po ay iniikot tuwing 48 hours at ang iba dito ay 24 hours, mga ka-treasure hunter. Yung katulad po nito ay hindi po binabateryahan kundi iniikot po tuwing 48 hours or every 24 hours. So ito ay nilalagay sa mesa or sa itaas ng lagayan ng mga damit o kung saan pa man pwede itong i-plaster o ilagay. So ito po ay mayroong ginto dito sa harapan. So may ginto po yan na 14 carats yan. Yung iba dyan ay solid gold ang kaha, pero ito ay hindi, ito lang sa harapan. So kung napapansin natin, ito ay hindi ginto yung gilid at ito lang ay nasa harapan ang may halo na gold. So hindi man solid, pero siya po ay mayroong ginto. So ang mga ganito po kasi na mga luma ay may mga ginto na halo at ang iba ay solid gold talaga. Kaya ito ay nakukuleksyon ng mahal at $1,000 din po ang kuha sa mga ganito. At ang iba ay million pa po ang presyo sa piso. Million, may 5 million, 10 million. Ganito lang sapagkat ito ay mayroong tinatawag na historical value o antigo. At kapag mayroon po siyang halo na precious metals ay magiging napakamahal ang kanyang presyo. At maging yung walang halo, kapag good condition at may historical value din ay nabibilang din sa mga mamahaling uri po ng
collectible items, kumbaga rear. Pag sinabi kasing rear, ay mahirap mo na itong matatagpuan. Kahit saan ka maghanap ay mahihilo ka sa kakaikot, ay wala ka nang matatagpuan mga ganito, sapagkat ito po ay medyo antigo, luma, at wala na pong production, wala nang binibenta sa mga pamilihan ng ganito, kahit sa SM o ano pa mga supermarket o mga pamilihan ng mga wall clocks o mga rilo, ay wala ka nang makikitang jewelry o mga ganitong klaseng mga items. So ito nga po ay European antique, at nagkakahalaga po ito ayon sa ating research, nagkakahalaga ng halos $1,500 o mas mataas pa kapag maganda ang presyohan ng mga collectors. Kasi sapagkat Germany po ito, mayroong iba na Japan ay nagkakahalaga na ng mga 10,000 pesos, 5,000 pesos sa collectible value niya, yung value po ng pagka-antique. So, ito ang ating hawak ay medyo mahal kasi Germany po ito. At alam natin ang Germany kapag gumawa ay pulido nga po talaga. So, ito po ang ating maipakita sa ngayon, ang tungkol po dito sa wall clock na ito. Kapag nakakita kayo ng ganito, huwag niyong baliwalain mga ka-treasure hunter, sapagkat may mga ganito na ginto lahat, solid gold. So tandaan natin yan, may iba na walang tatak, pero gold talaga ang kaha niya, sapagkat ang mga companies noong unang panahon ay yumayari sila ng ginto sa mga ganitong klaseng manual windings clock. So ito lang po ang ating may papakita ngayon sa inyo tungkol po dito sa mga ganitong klaseng manual windings antique o old orasan. So kapag nakakita kayo ng ganito, i-collect nyo na, sapagkat ito po ay may mga value ang mga ganito. Saan ibebenta? Ibebenta po natin sa mga nangungulita ng ganito sa Facebook, sa online, o sa kanino pa mang kakilala natin. May mga groups po doon sa mga antiques collectible items. Sumali po tayo doon at doon tayo magpo-post. At may mga magkakagusto ng mga may pera at nangungulita po ng mga ganito. So, thanks for watching at sana po ay mayroon tayong natutunan tungkol po dito sa ating naipakita sa inyong item na pwede maging kayamanan at magagamit sa ating paghahanap buhay araw-araw. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod.